Ma'am Delia and Ma'am Karen, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, sir. Una sa lahat, ang aming puntos pusong pakikiramay. Major Fortunato, magandang hapon po, sir. Senator, good afternoon po. Kami po ay tumatawag para kumuha po ng update tungkol ho sa pagkamatay ni Madeline Bauzon, kinilitan yung nurse, noong September 5. Ano na po yung latest, sir, Major? Sir, noong nangyari yon, nag-file kami ng parricide. Kaya lang, ni regular PI ng fiscal for subject for further investigation kasi may hinahanap siya na prima facie evidence na dapat may witness na siya ang pumatay. Although, Senator, inamin naman ng lalaki pero hindi siya mag-execute ng confession po. Inamin ng lalaki yan, na siya ang pumatay sa kanyang misis at pinakawalan pa rin ni Piskal kasi kailangan pa ng additional evidence? Yes, Senator. Ano pang additional evidence pong kailangan? Prima facie evidence yung sinasabi niya tulad ng may maka-witness na siya ang bumaril or siya ang bumaba sa sasakyan. Yung pag-amin po nung mister na si Ken Lloyd kinilitan, nung kanyang pag-amin, yung ba'y assisted by a lawyer? By a counsel? Hindi po, sir. Wala. So yung kanyang pag-amin ay ginawa lang niya sa PNP at wala siyang kasamang lawyer niya? Wala po, sir. Tapos hindi naman siya ma-execute ng yung affidavit. Hindi kaya yun ang dahilan kung bakit pinakawalan pa rin ng pulis. But anyway, nung umamin po sa inyo yung suspect, hindi niyo po pinaparafin test. Kasi di ba, baril ang ginamit niya para paslangin yung kanyang misis? Opo, Senator. Naparafin po, Senator. Positive naman po. Okay. So, nandyan yung pag-amin and then nandyan yung paraffin test. Sinumitin niyo yun sa piskal at sabi ni piskal, kulang ito kaya di-dismiss ko muna itong suspect for further investigation, preliminary investigation. Po. Attorney Garrett. Yes po, Sen. Magandang hapon po. Ito, si Mr. binaril niya si Mrs. Immediately, yes po, inamin ni Mr. na siyang bumaril kay Mrs. Yung pulis natin, pinarapin test siya at nag-positive. Pero sabi ni Piskal, yes, hindi ko tatanggapin itong mga ebidensya presenta sa akin. Kaya pakakawalan ko for additional, for further investigation kasi I need additional evidence such as evidence. May mag-witness na talagang siya ang bumaril. Tama? Yes po, sir. Meron bang problema doon? May pagkukulang ang piskal? Anong problema dito? Ang para sa akin po, Sen, the requirement po ng witness is not absolutely necessary. Possibly po, masyado po atang mataas yung standard, Senator, ng ginagamit ng ating piskalya sa ngayon. In my opinion, Senator, dapat hindi po released for further investigation sapagkat meron naman pong paraffin test which proves that he has recently fired a weapon, plus nalagay po nila siya doon sa site po ng murder. So, it's a wonder to me, Senator, kung bakit po released for further investigation ang resulta ng ating inquest. So, patawag mo itong piskal nito? Kailan po pinakawalan to, Major? Yung September 5, nangyari yung crime. After 36 hours po, Senator. Immediately na siya, na kuha nyo siya, nag-amin siya at na-paraffin test, nag-positive, pinakawalan ng piskal. Diyan po sa papel niyo, may pangalan po kayo ng piskal? Titingnan ko muna. Hingin ko sa investigator namin, Senator, mag-feedback ako. O sige. Wala kayong mali dito, Major. In fact, ako po ay natutuwa at napakita dito na marunong kayong mag-process na mga taong sumurender. Wala nga lang lawyer, pero the fact na, nag-umamin siya na siya ang bumaril at pinarapin test nyo agad, which is good. Sabi nga natin ni Garrett, sapat na ebidensya na dapat yun. Pag-amin plus yung paraffin test na nag-positive, dapat hindi pinakawalan. So, kinukomment ko kayo dyan, Major, at yung inyong mga tauhan. Thank you po, Senator. Job well done po, Major. Kaya lang, yung piskal medyo mataas daw yung standard.
Sabi ni Atty. Garrett, bakit ganun? Major, pakibigay po sa amin yung pangalan ng piskal at kung meron po kayong phone number para matawagan po namin. Sige po, Senator. Itingnan ko yun sa resolution nila po. Salamat po, Major Fortunato Villafuerte, sir. Thank you po, sir. Yes, sir, Senator. Salamat. Atty. Garrett, so anong po, pwedeng gawin ng kamag-anak ng victim dito? Okay. At this stage po, Senator, legally speaking, hindi pa naman po patay yung kaso. No? It's what we call a release for further investigation or dadaan po tayo sa normal na preliminary investigation po na na proseso. So at this point, kung sinabi po ng ating piskal yan, kulang po ang ebidensya to secure reasonable certainty of conviction, yun po ang best option natin, Sen, is to get the help of the police to help us gather more evidence for submission po sa preliminary investigation po. Baka yung reason ng piskal ay sapagkat yung confession was made in the absence of a lawyer who should have assisted him. That is also, yun rin po, Senator, that's always a requisite po sa tinatawag nating custodial investigation na any admission para pong yung, again, I reference again the Itikan case na ano po, Senator, it was with assistance of counsel. So valid po siya kapag may assistance of counsel. Pag wala po, it can be excluded as evidence. So, aaralan rin po. Kaya nga, kung ikumpara mo yung sa Itikan, assisted by a counsel. Yes po, Senator. Opo. Okay, at may pag-amin pa talaga. Yes po, Senator. Tama and po. Yet, pinakawalan pa rin ng piskal na yon sapagkat nagkukontradict yung pag-amin nitong taong ito, nagkukontradict sa statement ng tao nitong umaamin. Opo. Kasi itong umamin, opo, amo ito eh. Yung tauhan niya, sabi, hindi, si boss, sinungaling yan. Diba? Opo. Kumbaga, based on that, pinakawalan ni piskal. Ito naman, itong kaso naman, merong pag-amin, pero walang lawyer present. Assisted by counsel. And yet, may parapin test to prove na talagang nagpaputok siya ng baril gaya ng sinabi niya. At yun ay kinamatay na kanyang misis. So, parang piskal patawag natin sa hearing. Yes po, Senator. Dito po kasi, Sen, I think it's the effect po ng bagong memorandum ng ating DOJ na tinaasan po nila ang standard ng ating inquest and preliminary investigation. From probable cause, reasonable certainty of conviction na po, Sen. So, it's good to investigate just to make it clear to the public ano ba ang hinahanap na ebidensya ng piskalya po, Senator. Yes, yes. O sige, pag napatunayan na itong dalawang piskal ay nagkulang hindi naging maayos yung kanilang desisyon dahil kulang sila sa kaalaman or hindi nila ginamit ang kanilang common sense, anong magiging discarte rito o anong magiging lagay nitong dalawang piskal? Ayun naman po ang maganda sa ating DOJ, Senator. There's always the right na ipa-review po sa DOJ po mismo ang desisyon ng kanilang mga prosecutor. At pagkatapos po nun, Sen, pwede pa nga pong iakit ng Court of Appeals hanggang umabot pa po ng Supreme Court pag talagang alam nating mali po ang desisyon ng ating piskalya. Yung piskal, madaling magsampa ng kaso sa kaninong suspect. pero yung suspect, hindi pwede magsampa ng kaso sa piskal kung ang piskal ay gumawa ng kamalian laban sa kanyang kaso. Yun po, meron po tayong appeal, meron rin naman po tayong ilang mga administrative cases na pwedeng i-file sa ating fiscals. Pero ang madalas po kasi na depensa, Senator, na may legal grounds po sila to render that decision. So it's always a toss-up po, Sen, kapag ganyan po. Okay, sige. Salamat, Tony Garrett. Ma'am Delia? Yes, Senator. Kukunin po namin yung telephone number ng fiscal para kunin po yung side niya. Tungkol sa kanyang ginawang desisyon na questionable, ika nga. For the meantime, yung pangalawang request nyo po, yung apo ninyo, gusto nyo po makuha yung kustodian. Nasaan po ngayon? Nandun po sa kanila, sa Dumaguete po. Ma'am Lilibet, good afternoon po. Yes sir, good afternoon sir too po. Apo madam. Madam, hingi kami ng assistance sa inyo na para makuha po yung kustodian ng dalawang bata na ngayon ay hawak ng father, na yung father ay pumatay ng misis niya, pumatay ng nanay ng mga bata. Ngayon gustong kunin ng lola sa mother side.
Okay. San Dumaguete City. What do we need to do? Anong kailangan nilang gawin, ma'am? Sir, regarding that matter, sir, yung custody, I think the family, si Lola Jan, magpa-file siya ng custody, no, over the children, sa korte. So, yung korte yung mag-determine kung saan ibibigay yung mga bata. Attorney Garrett. Yes po, Senator. Naka-monitor po sa sinabi natin, DSWD. Korte? Ba't kinakailan korte pa? Unfortunately po kasi, Senator, dito po, no, released for further investigation. So, wala pa pong warrant of arrest. Actually po, Senator, sa family code po natin, in Ay, cases mister. Of unsuitability, hindi naman po, Mister, actually, it's both grandparents, depending kung sinong i-appoint po ng court, Senator. Nasa family code po natin yan. But it would be much easier kapag may warrant of arrest po, kasi clearly unsuitable yung husband. Mas madali po sana gumawa ng desisyon pagka ganun. So, ayun po ang complication natin dito, Senator. Okay, so hintayin natin yung warrant. Yes po, Senator. Okay, so once na meron ng warrant, yung sinasabi nga ni Ma'am Lilibet, na pupunta sa korte at yung korte ang magagawa ng disposisyon. Opo, Sen. The court during that case can already decide on who will get temporary custody habang may ano po, Sen. Tumatakbo po ang kasa natin. Oh, so hintayin natin yung warrant of arrest muna. Yes, sige. Ma'am. Yes, sir. Okay, sige yes, po. Intindihan lang po namin yung warrant para sa galing sa korte. And then babalikan po namin kayo para tulungan kami itong pamilya ng biktima na ma-process sa korte yung request nila. Okay, ma'am? Yes. Okay po. Yes, sir. Ma'am Lilibet, maraming salamat ha. Thank you po, madam. Welcome, sir. Okay. Ma'am Delia. Yes po, Senator. Bakit nangyari yung krimen? Bakit po binaril ng ni Ken Lloyd si Madeline? Ang pagkakaalam ko, Senator, ay ano po, selos po. Selos. Nagsiselos po si Mr. Kimisis? Opo. Oh. Okay. At paano po ba nangyari? Basta na lamang na maril. Matapos, nagkaroon mo na argumento? Opo, ang tagal na pong issue na ano yan po, pabalik-balik na po ang issue na selos. Kaya, yung anak ko po, ano, nag-resign na sa kanyang trabaho sa abroad para, ano na, wala na pong selos. Pero, ganyan pa rin ang ano niya. Ah, ito pong inyong anak ay nagtatrabaho sa abroad? Opo, pero ano na, nag-for good na po yung 2023. Tapos itong si Mr. andito sa Pilipinas. Opo. Nurse pareho sila. Nurse si Mr. di sa Pilipinas. Opo. Nurse Opo. Si Madeline sa abroad. Saan po sa abroad? Saudi. Sa Saudi. Tapos ngayon, na-issue yung pagsiselos. Kaya ang ginawa nitong ni Ma'am Madeline, kasi pinagselosan siya ni Ken Lloyd na merong karelasyon. So nag-resign Opo. Na lang siya para matapos na yung problema. Opo. At bumalik ng Pilipinas. Opo. Pagdating ng Pilipinas, yun na. Yun ano, po. Ano po yung kararating lang niya from Saudi? Matagal na po, April. Kasi dumating ng December, tapos bumalik ulit para mag-resign na. Okay. Nung April 2023. Kailan mo siya nakabalik ulit dito sa Pilipinas? Yung anak ko, April 2023 po. Okay, nakabalik na sa April 2023 matapos makapag-resign. Nakapag-resign na po siya. Okay. And then, bago mangyari ang krimen, doon na po yung palagi siya nag-aaway dahil sa selos. Opo. At saka may sinabi po sa tatay niya na nag-call yung anak ko sa messenger na sabi niya, bubukon na ako tayo, ta hindi ko na kaya yung asawa ko, ta nananaki na siya, sabi niya. Ah, meron ng warning. O, ang dami pong ano. Tapos, bago mangyari yung krimen, pwibis ng umaga, sabi niya sa auntie niya, auntie ni Ken, tinawagan ng anak ko, patpatayin ako ni Ken, sabi niya. Umaga ng pwibis, tapos hapon, mga 6 to 7 yun ang nangyari na. Pero yung anak ko kasi tumatawag sa akin sa messenger 4:37 yun, nasa simbahan ako, naka-mute yung cellphone ko. Hindi ko po nasagot kasi nasa simbahan po ako, naka-mute. Yung cellphone ko na panay miss call na, 7 miss call na. O, tapos tinext ko na siya,
wala na, nakablock na kami lahat ng pamilya. Noon pa man, sir, ano, sinasabi namin na maghiwalay na sila kasi parang adik yung asawa mo, iba na, sabi ko. Kasi nakita ko na kasi nung pumunta ko ng 2022 na ano, iba na yung asawa mo, sabi ko. Saan po nangyari yung krimen, ma'am, yung pamamaril? Ang nakita dun sa CCTV, dun sa ano po, harap ng Siliman Farm. Pero, sir, ang sinabi ng ano, embalmer, hindi ito pinatay sa kotse, sabi niya. Pinatay ito sa malayo dahil kaunti ang dugo, sabi niya. Okay. Kaya ito, pinatay sa ano ito, ibang lugar. Tapos, binuhat siguro, kaya may dugo-dugo dito sa pantalon, binuhat. Tapos, nilagay sa kotse siguro, ganon. Ang ano ng ano, pagkakaalam ng embalmer, yun. At itong si Ken, may pag-amin na gumagamit din ng drugs. Umamin daw pala sa PNP, ano? Opo. Okay. Umamin, opo. Sa kasalukuyan po ngayon, sir, anon, pinaparehab po ngayon, naka-rehab po siya sa Cebu po. Oh, the more na matibay niya ebidensya yon, umamin na nagda-drugs, tapos opo. Umamin na siyang bumaril, pagkatapos nag-positive sa parapin test, ano pang gusto ng piskal? Ewan ko po. Nako, grabe. Okay. So, ano sabi niyo po na may dugo sa likod ng t-shirt? Ay, likod ni Ken, sa pantalon. Sa pantalon ni Ken? Opo. Baka binuhat. Sabi ng embalmer, binuhat siya. Attorney Garrett? Yes po, Senator. Na-monitor ko po. Listen. Itong ano, may pag-amin na adik siya, tapos sa kanyang pantalon, ayan o, sana may pantalon. May mga dugo-dugo. Sa kanang bahay. Tapos bumibili pa po ng beer after po niyang gawin yung krimen. Oh, may mga dugo-dugo pa sa pantalon. Ibig sabihin, yung traces of blood sa pantalon. At yan ay in-include ata ng police sa kanilang ano, pag-file ng kaso. So, ano pang kailangan ng piskal? Ano pang kulang? Yun nga po, Senator, after hearing that statement, tapos knowing that all of it was submitted to our prosecutor, medyo mas nagdududa po ako sa decision ng ating prosecutor po, Jensen. Kasi even without the proper confession, mukhang marami pong ebidensya that places our suspect squarely in the position na siya po talaga nag-murder. Ma'am Delia, Ma'am Karen, tatawagan namin kami kayo ulit mamaya. Kinukontak namin po yung prosecutor. Ang prosecutor ay si Rhea Jane Melcampo Mindirata, Assistant City Prosecutor, Dumaguete City Prosecutor's Office. Ma'am, tawag ulit kami mamaya. Thank you, Attorney Garrett. Thank you. Thank you rin po, Senator. Thank you rin po.